Nagawin niya daw kung sa inyong reference Bible na Sermon on the Mount. Ito po ay mensahe ng Panginoon na inadmiss po niya para sa mga tunay na mananampalataya sa kanyang mga followers. At sila po ay nasa gilid ng mundo at ito po ay dinidigil niya kung napakalagang mensahe ito para po sa atin. Matthew chapter 5, verse number 13 hanggang number 16. Actually, ito yung main chapter 7, pero inagdaman po yung ating mga pamasahin. Matthew chapter 5, verse 13, hanggang 16. Matthew 5, verse 13, hanggang 16. Kung nakita po niyo, ay saray-saray tayo. Ready? Ye are the salt of the earth. But if the salt has lost his savor, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city is set on a hill and be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Now, dito po sa mga talata na ating nabanggit, ay ibig kong makita po ninyo yung prinsipyo na tinuturo ng ating Panginoong Kristo, na ang mga tunay na Kristiyano ang pinaka-importante tao sa ibabaw ng lupa. Okay? Kaya yun ang ating title, the most important people. The most important people. Now, sa kasalukuyan, sa mata ng lipunan, sa mata ng mga tao, sino ang pinaka-importante mga tao? Sa palagitin niyo, na sa salubuyan, sino? Sa kanila, yung mga senador, congressman, mayor, gobernador, kaya kung tawagin niyo ba, honorable. Diba? Mga kagalang-galang, pero kagalang-galang nga ba? Hindi. Tama, diba? Amen? Hindi na mas honorable, di ba? The most honorable. Sana nga, talagang honorable, di ba? O sino pa? Ang mga most important people. Sino pa? Ang tawagin ay VIP. Di ba? Politician, sino pa? Movie star. Yung mga artista. Amen? Mga artista. Nagkakaguluhan, dinadayo, di ba? Tinitigilan. Amen? Amen. Tama? Tinutulala, kinokopya. Yung dami, yung soot, yung salita. Sino ba? Yung mga atin. Mga boxer, basketball player, sila. But again, kung tatanungin mo ang Panginoon at tutitingnan mo yung salita ng Diyos, makikita mo, who is the most important people on earth? Sino? The believers. The Christian. Amen? The real Christian. Isn't it? The believers, the disciples of Christ. Sa Diyos, sila ang higit na mga importanteng tao si Babalulu. At kung nakikita niyo po ito, no? Na sila, no? Bakit? Again, in verse number 13, ibo din, alright. Sabi ni Christ, nagkira kayo? Buwit rin, no? Bako wala pang buwit. Kaya natin pinapang eh, pero wala pang buwit sa tayo, no? Okay, good, okay. Sabi ni Christ, sabi ng Panginoon sa Diyos, ye are what? Ye are the soul of the earth. Okay? See, see. So, kaya nga,
disciples or the represent of Jesus are the most important because they are the soul. Sabi po? Ano pa? Sa verse 14, ye are what? Light. Ye are the light. Yeah, okay? Ye are the soul and ye are the light. Nakatiyo? Kaya na, all the number one, hindi ko makatiyo, okay? The real Christian, or the disciples of Jesus are the most important people in the world. Ilagay ang number one. Okay? The disciples of Christ, okay, or the real Christian, okay? In the disciple, the real Christians are the most important people in the world. May tandaan yung puti, ha? Tandaan yung puti. Now, of course, hindi namin ito para may problema na yan. Hindi ito natin para may pag-iba. Okay, ito may binibigay ko kung upang nakita po ninyo na tayo po natin meron na pakalaking responsibilidad sa mga grupa. Kaya may isa? Amen? At yung responsibilidad na yan, yung pananagutan na yan, nagpananagot natin sa Lord. Isa ka mo rin? No? Okay? Kung isosusahin niyo po, ito po hindi magtutulot sa atin ng pagmamalaki, kundi magpusay, magtutulot sa atin ng kababaang loob. Pagpapasakop sa Diyos. Takot! Nakikita niya? Hindi ba sa loob, di ba? Kundi banal na takot na tayo mayroong malaking pananagutan sa ating Panginoon Kristo. Kaya talaga dapat pagsubikapan sapagkat ang Diyos, okay, kung hindi nyo kayo, ay umaasa talaga sa atin. Are you with me? And they are the most important people in the world. Okay? Number one, because real Christians are the soul of the earth. Okay? Ulit-ulitin ko, real Christians are the soul of the earth. Pero, if there is any preservative in the world, it is the influence, it is the impact or impact of real Christians. Yung ating influence, no? Okay, tayo po yung ibigay ng lasa, tayo po yung isipin preservative. Amen? Upang hindi pa lubusang mabulok, makura ang mundo. Hindi pa yung asin kaya nilalagay sa isda. Kasi ka pala, hindi para mabulok ang isda, kundi para tumagal mabulok. Mabulok, pero matatagalan. Nakinig kayo? Hindi agad kasi may preservative pa eh. Iba rin eh. Amen? The world lieth in wickedness. Amen? Amen? There is none that understand it. There is none that seek it after God. Ang salimutan yung nakahilig sa masama. In 2 Corinthians chapter 5, binagalim niya, okay, Satan is the God of this world. Amen? Now, remember si Lord, hindi pinagbaksak ng Diyos yung granisyo at suple sa Sodom hanggat si Lord naroon. Amen? Nakumukulo yung langit, nagbabaga. Babaksak na yung apoy at suple. Pero hindi pinagbaksak hanggat hindi natalabas si Lord. Nakalimig niyo? Pero ito yung, nung makalabas si Lord, wala nang dahilan para hindi ako na ng soldo. Tsaka yung pinabangsak ng soldo. Are you with me? Even Noah, at tsaka yung kanyang mga anak, remember that? Hindi bumulog yung tubig doon sa kalaliman at galing sa langit hanggang hindi nakasakay si Noah at ang kanyang manila. Ano naman yung bako? Kaya nga sino at saka sino at ang pamilya, nagsibig wa, salt of the earth. Ganun din tayo.
great tribulation, hindi makakalitaw ang Antichrist hanggang narito pa ang asin ng salibutan. Pagundit na. So, the name is our God. They are the most important people in the world. They are already binangang yet. Kung alam lang ng mga tao ito na kinakatok natin, Brother King, di ba sa tuloy sa ako nyo, kinakatok natin, ini-invite natin, yung mga kababalat na natin, Brother, hindi ko alam kung isang daan ulit na kanyang pumunta, gano'n lang, gano'n lang, isang daan ulit na. Gano'n natin, Brother, bumurahin na sila. Pero Nestor, di ba? Kinakatok natin, nakakailan natin tayo ito. Baka limang daan. Ganyan? Pero kung naon mo alam nila, di ba? Kung kailangan mo nalang na kung sino talaga itong account ito, baka tayo magpatay pa ng pako. Amen? Kung alam mo, kung alam gano'n nila. So bilang kasi, we are the present body. Kapatid pa ako? Okay, anong ipinakikita ng sword? Bilang what? Reserve, batid. Amen? Amen? It means what? Influence or impact, ha? Huh? Okay? Tayo bibigyan ng lasa. Alright, pangalawa, in verse 14, we are the light. We are the light. Alright? We are the light of the world. Una, okay, sword of the earth. Pangalawa, light of the world. Okay? Okay, ito pinagpapahayag ng what? Okay, we represent, okay? Representing the righteousness of God. Huh? Representing the righteousness of God. Kaya kapag nakatingin sila sa atin, nakikinig sa atin, nakatingin sila sa atin, nakikita sa atin yung what? Yung what? The righteousness of God. Amen? Tandaan niyo po ba ako? Okay, sa mundo nito, gantihan, hindi ba? Paghihiganti, away-away. Tama? Pero hindi lang puro sa atin ng Panginoon. Meekness. Amen? Amen? Those are the beast. Naked. Hindi trouble naked. You see? Oh. Alam ba naman bakit sa atin? Nagtataka sila sa atin, di ba? Okay, sumisimba tayo ng umaga, bumabalik pa tayo ng gabi. May prayer meeting pa tayo. Amen? Bakit hindi naman? Hindi naman righteousness of God. Ang tingin ng mundo sa atin is what? Nagsasayin tayo ng panahon. Okay? Kaya nga, because we are the soul, and we are the life of the world, we must not lose our savior. We must not lose our savior. Nor hide our light. Pakibasa ka naman ang last? We must not what? Okay. Well, hindi dapat mawala yung ating ala. Halimbawa, hindi dapat itama yung ating liwanag. Sa 14 year old, the light of the world. Dapat kita, nalimutan nyo. Ikaw ay asin. Pangalawa, ikaw ay ilaw ng salimutan. Kaya bilang asin, huwag mong hayaang mawala yung lasa mo. Maliwanag ba? At magbuli itago ang ilaw mo. Amen? Kapag wala ka ng lasa, pakikinig sa akin? Wala ka ng lasa, wala ka ng influence, wala ka ng impact, wala kang kabuluhan. Importance is in their difference from the world.
Yes, we are the most important people in the world. But our importance is our okay, ang ating person, tayo'y kakaiba sa salimutan. Okay, pagkabasa nga, real Christians' importance is in what? Is in their difference from the world. Okay, huwag natin kakalimutan niya. Okay, alright. Mahalaga tayo kasi kakaiba tayo. Liwanag ba? Mahalaga tayo kasi kasi tayo ba? Kakaiba. Amen? Kakaiba. Kung tayo ay walang pinagkaibahan sa kanila, anong halaga? Liwanag ba? Anong halaga? Amen? Kung ako ng pastor niya, ba? Pumunta kayo dito. Okay, kung ilang linggo kayo sa mga kabarkada niyo, sa kabarkada niyo, sa salimutan, at pagkakita niyo rin, makikita yung pastor niyo, kakasuot ang itsura, naka-t-shirt din ako, naka-polo shirt, naka-maong ako, naka-Nike ako. Amen? Tapos yung buhok ko, may tali pa ako dito. May buhok pa. Nakikinig sa akin. Amen? Tapos, naka-piti ako ng polo shirt, tapos may tatong ako dito. Nakikinig sa akin. Dito alam mo? Mostly ng mga New Gen Church na pastor, may tatoo din. Amen? At pagkatapos ng mag-priest dito, nag-pepele siya pa kayo, umiinom na ako ngayon ko. Di ba na yun? Ano ba? Anong pinakaiba? Anong pinakaiba? Ito ba yan? Real Christians' importance is in their what? In their difference from the world. Amen? Amen, Christian? Tapusin mo, Lando, kapag ka, nagsamang ka, naging mga sa'yo. Pag subo, alam mo, katulad ko, naging mga sa'yo. Hindi ba? Eh, nag-alam mo, katamiyasin, tsaka wala ka sa'yo. Tama? Alam mo, ano? Matabang, tama? Matabang. Amen? Matabang. Parang sinayin mo din. Diba? Paliwala. Isin? Kaya ang masin, ay isang sangkap dyan, hindi mo malikatalo pag napahalo na. Dalo ka ng Christian, nakikinig ka sa akin. Mahalan ka kasi kakaiba ka. Pero kung wala kang pinagkaibahan, wala kang halaga. Sa gitna ng kadiliman, kahit sa gitna ng ilaw, sa gitna ng kadiliman yung ilaw kahit kakapalagin, kapansin-pansin. Kasi, tara ko? Amen? Tapasin mo, kapag ka pusikit ang kadiliman sa langit, di ba? Pero meron kakapalagin na liwanag yung ito, yung kitang-kita mo agad, nag-inig mo siya. Amen kasi? Nagkwento ko sa inyo, kasama ko si Reyes. Galing kami ng Ilumilo. Talagang madilim yung dagat. Mababiyo. Lahat ko siya kayo. Kahinong kinakabahan. Kasi wala kang makakita. Ganito ko lang makakita sa mga dito. Medyo nagduwag yung kalaban mo sa ako. Umato nila yung parola na. Ang malaki nila. Kakapilantik nila. Kakapilantik nila. Kakapilantik sa gitna ng kadiliman, yung kakapilanggit na liwanag, no, ibigay ng pag-aasa. Ito ang kinikristyan. Kaya nga, puno sa akin ang manong is what? Okay? Away? Amen? Gumising kayo sa gitna ng mga patay at hindi umalaga kayo ni Kristo. Away, thou that sleepest and arise from the dead. Amen? O tayo pa rin katulad din. Ipakita natin lagi ang ating pagkakaiba sa Diyos. Amen? We are the soul and we are what? We are the soul and we are what? We are the light of the world. Real Christian importance is in their difference from the world. Okay? Nauna-una, different in values. Okay? Ipakita natin na
na meron tayong kakaiba yung ating pinapahalagahan. Paliwanag ba? Amen? We are different in what? Number one, different in what? In values. Okay? Huh? Not this chapter 5. Balik, it was chapter 5. Iba yung blessed para sa atin. Kasi nga, in verse number 3, blessed for what? Blessed for what? Blessed are the poor. Tama? Sa mundo, blessed yung rich. Yung parami? Sa mundo, sa naigdig ito, mapalad yung mayaman. Paliwan na? Pero dito, blessed for what? The poor in what? In spirit. Di ba? Bakit siya blessed? Because for them is what? That is the kingdom of heaven. Number 4, blessed are they the poor. Oh, mapalad yung tumatamis. For they shall be what? Comforted. Number 5, and now, blessed are what? The meek. Ito ba? Hindi yung matatapa, hindi yung palaaway. Hindi ba maghigante? Blessed are the meek, for they are what? They shall inherit the earth. Number 6, blessed are they, which are very rich in what? Ito mo, do hunger. Di ba? And thirst after righteousness, for they shall be what? They shall be free. Number 9, okay, sige, gano'n yung hanggang number 9. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted in for righteousness, for them is the kingdom of heaven. Nakatingin mo yun? Kaya nga, yes, Christian. God's people are the most important people in the world. Okay? Yes, according to verse number 10 to number 11, ano po? They will be persecuted. Oh! Di ba? Okay. They are the most important people in the world, but they would be persecuted. Nakinig ba ako? Nakinig mo? O bakit kasi hindi sila sabagat, hindi nila kinilala si Kristo, hindi nila tayo kinilangin. Hindi ko siya. Samantalang tao, tayo ay dukha. Tayo ay will. And we say, tayo ay katawa-tawa. Pero sa mga ng Diyos, we are the most important. Amen. Amen? And we look at verse number 10. Blessed are they which are persecuted. Yung mga tao niya, no? Oh, okay, number 11. Blessed are ye when men shall revile you and what? Persecute you and shall say all manner of evil against you. Falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad. For great is your what? Great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Amen. Different values, mga pangalawa, different standard. Value pangalawa, standard. Kakaiba rin yung ating pamantayan. Yung ating pamantayan. Yung ating pamantayan ay higit na mas mataas, listen carefully, higit na mas mataas at kakaiba kaysa mga religious leaders ng mundo ito. Nakikinig sa akin? Amen? Iba yung pamantay natin kahit kay Pook. At si Soriano. Sino pa? Kipulo. Sino pa? Iba yung standard natin. Okay. Yung kanilang pamantay na kanilang holiness ay panglabas na inyo. Samantang yung pamantay natin is what? No? Righteousness, mercy, ano, okay, inward peace sa ating puso. Okay, for example, this is verse number 28. Okay, ready? Basa. Oh, number 27.
He had heard that it was said by them, yung religious leaders. About time, thou shalt not commit adultery. Pero tingnan mo yung standard natin. Number 28, binigay na. Ito yung ating standard kasi ito yung binigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Pwede, tapos. But I say unto you, ngunit sinasabi ko sa inyo, the whosoever, sino man sa inyo, ang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nakakumit na ng pakinyapi sa kanyang puso. Nakatayin po yung standard natin, kakaiba. Amen, Christian? Amen? Amen? Ayaw. Higit na mas mataas ang ating mamatayan kaysa sa mga religious leaders ng Sanlibutan. Okay, bakit? Because it is hard righteousness. Mercy. Okay? Okay? It is God's view of righteousness. Ang ating Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas na anyo, hindi sa pakalakas. Pakalakas sa ating puso. Amen? Amen? Yun ang kanyang sinusukat. Hindi yung ginagawa mo. Yun yung sinasabi mo, ang sinusukat niya ay ba? Pakalakas? Yung ating puso. Totoo ka ba sa sinasabi mo? Totoo ka ba sa kinikilos mo? Amen? Amen? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kayo, tayo ang asin ng lupa. Ngayon, kung nawala na ang alat, ano bang mamuluhan? Itapon na lang at palihan pa ka ng tao. Amen? Amen? Bakit walang kumuluhan? Bakit walang kasi hindi rin pwede palampa. Hindi rin pwede palagay sa garden, mamatay ka lang. Amen? Kayo ang ilaw ng salibutan. Kaya huwag mong itago ang iyong ilaw. In chapter 6, different service, different in values, in standard, pangatlo, in service. Okay? Our service to God is sincere, real, not hypocritical. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay wagas. Halimbawa ba? Totoo. Hindi pakunwari lamang. Tingnan niyo po chapter 6. E tapos niyo po, mula isa hanggang dalawa, sabi ng Panginoon, kung magbibigay kayo, ay magbigay kayo hindi para makita ng tao. Narinig po yan? Oo. Oh. Sabi niya, yung mga Pharisees at mga Sadducees, nagbibigay sila, tapos hihihi pa ng trumpeta. Ganyan, okay. Pakinggan ka, number 2. Therefore, when thou doest thine art, do not sound a trumpet before thee. As what? As the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men, verily I say until they have their reward. Nakadiyan po yan? Ganun pala sila magbigay yung mga religious leader nila? Bago maglaglag, meron mo nang hihip ng trumpet, pat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 
video. Malaman naman yung bawa. Naka-video. I-interview yun pa. Ilang tayo mga kapate, kailan po nalagin sa kalye? Naka-video yun. Makikita sa akin. Kaganda na lang dyan. Asama sa dyan. Ito, pinapakay ko sa kanya. Mga hipo ko dito. Nakikita ka. Eh? Ang harap yung mga tao. Number one sa kanya, mga politiko natin. Eh? Yung mga politiko nila. Nagbibigay ng bigas. Hindi marang ka. Amen? Bigas ni Romualdez. Tambalunas. Tambako ba yun? Tambalunas. Bigas ni Romualdez.
pinag-confess ni Kenzel ni ano. Amen? So, ano na isang sako? Kaso gagawang kilo. Kasi yung isang, ayaw niya ang Diyos na gano'n. Ayaw niya ang gano'n. Okay. Kaya ibig niya makita, nakita po natin na maging sa servisyo, kakaiba po tayo. Huwag na tingin-tingin niyo po. Chapter 6 pa rin. Verse 5 to 6. Maging yung ating holiness ay hindi pa kumpali. Diba? Yung ating holiness ay talagang nasa puso natin, natural sa atin. Ha? When the prayers, number 5, bandiyan kayo? Makalabas. And when the prayers, for they love to pray standing in the synagogue and in the corners of the street, that they may be seen of men. Lahat ng ginagawa nitong mga tao to ay para lamang makita ng tao. Tapos mo yan? They are hypocrite. Even the Lord in verse number 6, but when the prayers enter into thy closet, and when thou was shouting for, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret shall reward thee openly. Now, maging sa fasting. Alam niyo yung fasting? Yung hindi sila kumakain, hindi umiinom ng tubig, kung ilang araw, nagpa-fasting sila. Pastor, ikaw ba nagpa-fasting ka? Pag-pili sabi ko, hindi na ako fasting. Mga miyembro, magayon magkapasin ka. Ibig yung paniniwala ko sa ako ba? May mga churches na ina-anons pa, ganun ako magkapasin tayo. May mga pastor ina-anons pa, ako nagkapasin ko ako, pang-apat na araw ko ngayon. Okay, don't know this verse number 16. Hindi na kayo? 16 to 17, ready? Moreover, when we fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their face. Nakangiwit sila. Bakit sila nangiwit? That they may appear unto men to what? To fast. Verily I say unto you, they have their reward. You see? Ang tunay ng fasting, walang dapat makaalam. Pag may nakaalam ka na, tapos ka na. Ano yung sabi? Ang Panginoon, pag nag-fasting siya, talagang 40 days and 40 nights. Tapat na pong araw at tapat na pong gabi. Wala lang ba? Amen? Walang kain, walang ilong, at wala rin tulong. What is verse number 17? Kaya na, but thou, when the fastest, anoint thine head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, that and thy Father which is in secret shall what? Shall reward thee openly. Amen. Ano ba? Hindi fasting. Anong dahil naman hindi fasting? Para bigyan ka ng Diyos na hinihiling mo? Hindi ako kakain. Kasi may hinihiling ako. Pag binigyan na sa akin, tsaka ako kakain. Di ba? Ang para mong inahaw ng Diyos. Lord, hindi ako kakain. Hindi ako binibigyan. Parang baka ano. Hindi ako kakain. Pag ito ako binigyan ng sapatos. Ano yung sinip na, yung sinip, ang fasting pala, hindi mo sinasadyang hindi ako kakain. Kundi, sa bigat ng iyong kahilingan sa Lord, wala kang gana ng kabayan. Nakinginig kayo? Ang tanging nagibigil lamang sa inyong gana, so, yung hinihiling mo, sa bigat ng yung burden mo, ang diba? Dahil sa burden mo, wala kang gana ng kumain, hindi ka makatulog, kaya ang ginagawa mo lang ay makipag-usap ka sa Panginoon. Ano yung isipin siya? Amen? But of course, hindi mo ito pinapalang kahit yung
ikaw ang Diyos lamang nakakaalam. Mm-hmm. Pero ano, of course, hindi ko alam yung iba bakit sila ang i-announce nyo. Ito yung month up ng ating fast, hindi ko alam. Different standards. Okay? Not hypocritical. Okay, ano pa? Different focus. Kaya kakaiba ang Kristiyano. Okay? At dahil dito, okay, naroon yung kanyang influence, yung kanyang impact. Kasi kakaiba sila sa value, kakaiba sila sa standard, kakaiba sila sa pahingin sa servisyo, at also sa pangalaya, focus. Different in focus. Okay? Na bakit, bakit kakaiba yung focus ng real Christian? Ano dahil na? Sapagkat ang focus ng Mundiswa, money, fame, entertainment, self. Tama, di ba? Ano ang focus ng mundo? Pera, kasikatan, ano yung pangatlo? Entertainment, ano yung pangapa? Self. Diba? Ang mundo, self-centered. Amen? Kaya sabi nga ng isang nabasa ko, mayroon doon epidemia ng narcissism na yun. Ay, totoo naman. Amen? Narcissism. Okay, lovers of self. Lovers of pleasure more than lovers of God. At ano isa? May tumang mga tao na hindi ba? Ang gusto lang, ang hangad nila lagi ay yung kayong sila po ay sumikat, makilala, hangaan. Eh sabi ko sa'yo, malalaman ako kayo ay narcissistic. Tinuloy yung FD mo. Kapag tumulong mukha mo yan, self-centered ka. Amen? Hindi ka yung lovers of self. Kahit naman ang gano'n mo, tabalik ka ng mukha mo pa rin, hindi yung babagay mo. Adam Sol mo. Amen? Mag-sol ka ng machine, kaya ito makikilala ka pa rin. But the real Christian, eventually different focus. Okay, notice verse number, chapter 6:19. Andyan lang po kayo? Alright, ready? Basta, lay not up on yourselves treasures upon earth. Napasin nyo? We are to focus on what? Heaven. Rather than earth. You see? Okay. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal. Number 20, but lay up yourself up. Oh, magsipag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit where neither moth nor rust doth corrupt and where their thieves do not break through nor steal. Number 20, lay up. For where your treasure is, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya, then different focus. No? Okay, we have to focus on heaven rather than earth. Saan ang layunin? To please God. Ano ang ating layunin? To please God. To please God, not self. Tama? Ang Diyos, hindi ang ating sarili. Okay. Sabagat tayong asin ng lupa. Tayo rin ang ilaw ng salibutan. Diba? Kaya ang bilis sa atin, pagliwanagin nyo yung ilaw nyo sa gitna ng mga tao. Diba? Okay, notice verse number, chapter 5 ulit. Chapter 5. Chapter 5. 14. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Okay, tago nyo lang. Number 16 na na. 16. Let your light so shine before men, that they may see your what? Your good works. Your good works. Ano yung good works? Different values. Sunod? Different?
not self. Okay? Hindi rin yung mga tao, kundi si Christ ang ating pong sinisipan na bigyan lugod sa ating pumuhay. Okay? The savor of soul is what makes it different from its surrounding. Okay. Ganun din naman, light is valuable because of its contrast to the darkness. Kakaiba ang ilaw. So, hindi ka lang natin dito. Kaya, isang bagay natin pamilingatan ay huwag na huwag tayong maging compromised self na mga Kristiyan. Ano yung sinasya? Huwag na huwag tayong maging mga compromised self na Kristiyano. Okay? Kasalimutan. Okay? Sapagat the moment na maging compromised self tayo, no? Mangyayari, wala na tayong pinakaibahan. Liwanag ba? May liwanag ba? Dahil doon, wala nang lasa, wala nang ilaw. Alam siya ng compromiser? Compromiser. Nakikita niyo rin yun sa 2 Corinthians 14, that they be not unequally yoked together with unbelievers. Ano yung compromiser? Yung baptist dumadulog sa Catholic. Nakikinig kayo? Nakikininom pa, nakikibinyan pa. Nakikinig kayo? Baptist na mga kabangkada, charismatic. Iyon pala niyo? Baptist Christian, pero pagka nag-iinom ang kasama, nag-iinom din siya. Alam mo ba ako? Compromise yan. Amen? Amen? Ang katwilan niya, anong katwilan niya siya? Kasi nakikisama ako. Para mawin ko sila sa Panginoon. Pag nakipag-compromise kayo, hindi sila na yung impact. Iyon pala niyo? Amen? Ang impact natin, ang influence natin, kasi iwa kasi tayo iwa. Kakaiba tayo. Amen? May hangganan ng ating pag-isama. Amen? Pag makukompromise na yung ating pananampalataya, hindi ba? Pwede doon tayo lalayo sa nila. Liwanag ba? Hindi mo sila managala kung tutularan mo sila. Paano bang yung nahulog sa balon? Nahulog yung tao sa balon? Paano mo siya bayaran sa balon? Ha? Tatalo ka ba doon? Pag tumalong ka lang, hindi dalawa na kayo, hindi makakaagal ba? Amen? Magang tumalong. Okay? Manatili ka sa mataas na lugar, hilahin mo siya makalas. Nakikinig niya sa akin? Amen? Kaya nga, huwag mawala ang alam at huwag itago yung ating liwangan. Ha? Okay? Let's go to outline. Kaya Christians who conform to the world are worthless. Christians who conform to the world are worthless. Walang halaga, okay? Walang halaga ang isang Kristiyano kung siya po ay nakikibagay pa sa sanlibutan. Amen? Kaya nga, binabang tinuturo sa atin, diba? Maging sa pananamit, maging kakaiba tayo. Maging sa kilos at maging sa aral, asal, maging kakaiba tayo. Ha? Sabi po nung ating talata, dun sa verse number 13, ha? Kapag yung asin ay nawala na yung kanyang ala, wala na siyang kabuluhan. Di ba? 13, ha? He is the soul of the earth. But if the soul have lost his savor, wherewith shall be salted. It is therefore good for what? Good for nothing. It's more worthless. But to be cast out and to be what? Trodden under foot of men. Okay? Sabi nga nga po, nga po, save, so save as by fire. Save. Ligtas ako, pero worthless. Okay, balikan ko si Lord. Napasin po si Lord? Same siya, Christian siya. Amen? Amen? At hindi pinabaksak ng Diyos yung apoy at asupre sa Sodom hanggang hindi siya naglalabas. Nakikinig ka sa akin? Pero, nung siya patid ninyo at Nestor ay nabibitness sa mga ka, di ba? Magsilapas kayo rito. Gugunawin ng Panginoon ang lugar
pinadala ba siya? May na-influensyahan ba siya? May nabatak ba siya palabas? Pinaniwalaan ba siya? Hindi siya pinaniwalaan. Siya na yan? Siya yung larawan ng asin na wala ng anak. Good for nothing. Naligtas lamang, pero wala ng impact sa soto. Maliwala ba? Bakit? Siya, anong larawan nito? Kristiyano compromise. Amen? Alam niyo yung mga bakla, ang tawag niya, brother. Brethren. Kaya na, salamat sa Diyo. Ito po, hindi natin para po ikot na iba, kundi ito po yung makatulong para lalo pa tayo maging mababa at manatili yung banal na tapot sa ating puso. Amen? Amen? Tayo pala yung importante sa mundo nito. Sa pagtayo ng asin na lupa. Amen? At tayo rin yung what? Ilaw ng sanibutan. Bilang asin, huwag niyong hayaang mawala ang ating anak. Amen? At bilang ilaw ng sanibutan, huwag natin itago ang ating liwanag. Amen? Huwag itago ang ating liwanag. And again, sir? Ano siya kung dami ang liwanag? Huwag kang makipag-compromise. Ipakita mong kakaibahan. Liwanag ba? Ipakita mong kakaibahan. Okay, amen? Amen? Ibahagi mo yung liwanag niya. Si Kristo'y nasa iyo. Tinanggap mo. Formo siya ng dami. Ibahagi mo siya. Kaya tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, ay naman, salamat po sa